Amen. Praise God. Palakpahan po natin ang mga gumawa ng video. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpahan po natin yung mga media team, praise and worship team. Palakpahan natin yung praise and worship team. Hallelujah. At palakpahan niyo po yung sarili po ninyo. Amen. Praise God. Ang ganda ng ating intro. Ang ganda ng games natin. Ang ganda ng worship natin. Amen. Sino bless the worship? Taas kamay. Grabe. Grabe si Kim, no? Palapakan nyo nga si Kim. Praise God. Praise God. Amen. It's a beautiful day. Light ablaze. It's a blessed Sunday. And before you, pwede bang sabihin mo sa katabi mo na I choose joy. I choose joy. Hindi, huwag sa akin. Tingnan nyo yung katabi nyo. Yung I choose joy. Tingnan nyo. Amen. Praise God. Let's choose joy over pain. Joy over sadness. Madaming pwedeng maging source ng ating kaligayahan. At kaya na nasa church ka ngayon because you are, kinukuha mo ang source ng iyong kasiyahan kundi sa Panginoon. Amen po ba? Masaya ka ba dyan sa katabi mo? Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya ka dyan. Tabi mo. Masaya ka ba? Kung hindi, wala lang. Praise God, praise God. Welcome po again sa lahat. Welcome po sa ating online service. Mga tao po sa online. And gusto ko lang pong sabihin po sa bawat isa na marami po tayong plano. Last year, hanggang this year. Tama ba? Totoo ba? Sino may mga plano last year? Planong magbakasyon, di ba? Planong mag-out of out of town, out of house. Ngayon, out of house, pinaplano pa, di ba? So, si Ate Jang po, sino mga kilala kay Ate Jang? Coach Jang. Pinaka-sexy sa Light Church. Amen, praise God, no? Siya pinaka-sexy sa buong Light Church. So, wag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Siya, sexy talaga siya. So si Jang talaga, ang plano niya magpakasal, 2019 pa. O 2020 pa. Pero dahil nagka-COVID, nagkaroon siya ng yung plans niya ng magpakasal is ilipat next year, tapos this year, ilipat na ulit next year. Kasi, yun talaga, may mga plano po tayo na minsan hindi na susunod. Amen. And also, yung ibang plano nyo na gusto nyo magbakasyon, nasa dagat ka sana ngayon, pero may COVID, bahay ka na lang muna. Diba? Masaya ako, nakakita ko sa mga youth natin na nakakapag-beach, nakakapag-dagat, kasi nga, sa plano nyo yun, nasa itinerary nyo yun eh. Diba? Sobrang damaging po nang nangyari ngayong taon, last year po, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nakaka-depress, sobrang nakakapanghinayang po yung mga nangyari, mga sayang na oras po natin. No? Buong mundo po, pinagdaanan po natin yan. Pero sino dito tutuloy pa rin sa Panginoon? Sino dito ang hindi ka matitinag? Ano mang COVID yan? Ano mang pandemic yan? You will still serve the Lord, online man or physical. Amen. Palapag mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Medyo kinakabahan ako ah. Gusto ko lang pong i-build yung ating foundation sa araw po na ito. At if you want to serve the Lord, you must know your purpose. Amen? Ano ang purpose ng Panginoon sa buhay mo? Mahirap naman kasi na magsuserve ka sa Panginoon, gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong ipamalas yung gift na meron ka, gusto mong ipakita yung kakayanan mo para mag-serve sa Panginoon, sa church. Pero gusto ko munang sabihin po sa bawat isa na wait lang muna. Alam mo ba yung purpose mo, ba't ka mag-serve? Amen? Dapat alam mo yung purpose mo, ba't ka mag-serve? Kasi importante po ito, kapag mag-serve ka sa Panginoon, hindi basta-basta na itulak ka lang o naipilit ka lang. Amen? Taas ang mga napilit, mag-serve. Taas ang mga natulak, mag-serve. Wala. Ayaw nilang magsabi ng totoo. Amen? Kasi bakit? Kasi kung hindi mo alam ang purpose mo mag-serve ka, mapapagod ka lang. Amen? Kung hindi mo alam yung purpose mo, ba't ka mag-serve, may stress ka lang, pag may na-stress, pag nagkagulo-gulo sa church, aalis ka na, hindi ka na mag-serve ulit. Di ba?
Pag alam mo, pag di ka napakinggan, pag hindi ka na, pag napagod ka bigla, ayaw mo na mag-serve kasi di mo alam yung purpose mo. Amen? Pag may nakita kang mali sa church, pag may nakita kang negative, para sa'yo, hindi ka na mapaparamdam ulit. Amen? Or, ito minsan to, minsan dumating sa buhay po natin, pag may pera po tayo, di ba? Papalamig muna tayo, tamang lamig lang muna, huwag muna magsimba. Di ba? O pag may nakaya sa inyo, mag-date every Sunday. Mag-date ka Sunday, hindi ka mag-church kasi hindi ka mag-serve. Kasi, siyempre, date muna, di ba? Pero kung alam mo ang purpose mo, ba't ka nag-serve? Di ba? Pag alam mo ang purpose mo, ba't ka nag-serve sa Panginoon, hindi ka mapapatinag sa mga ganyan eh. Amen? Amen? Dapat po alam mo ang purpose mo, ang purpose na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen? And sa araw pong ito, gusto ko lang po encourage kayo sa word na ito. This is just a foundation po. Pero bago ang lahat, gusto ko pong itanong po sa inyo ito. How do we react when our plans get rejected? Paano ka magre-react pag yung plano mo na-interrupt? Grabe, magka-rhyme, no? Paano ka magre-react kung yung plano mo na-interrupt? Huh? Do you get disappointed ba? Do you get frustrated? Angry? Anxious? Grabe, English. Alam nyo, this message, meron tayong message na isishare ko po sa inyo na matatagpuan po sa Bible. Siyempre, saan pa ba? Kaya ka nga nag-church, di ba? Dahil sa word ng Panginoon. Amen. Amen, 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 amen. ang ganda po ng verse na ito, kasi pag nababasa ko po siya, mas lalo po akong na-encourage, mas lalo po akong napapalakas ng Panginoon. And itong mga ganitong verse po talagang dapat ito yung mga niyayakap nyo bilang isang kabataan eh. Ina-excite ko lang kayo kasi lalabas ko rin yung verse dyan. No, itong mga verse na to, pag nabasa po ninyo, can affect your perception sa life, can bring motivation sa buhay po ninyo, can shape your mindset, and even can change your direction in life. Ready ka na? Okay. First foundation verse po is Proverbs 19:21. Sabi dyan, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Basahin po natin sa Tagalog. Kayo naman. 1, 2, 3, go. Amen? So madami pong pwedeng makuha po sa mga sa verse na yan. Napakagandang verse po na yan. Madami dyan pwede kang maguwang principles. No, ang daming pwedeng matutunan po sa verse na yan. Basahin ko ulit, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. The Lord's purpose always prevail. Amen? Ang kalooban ni Yahweh, ang siyang mananaig. Lagay nyo nga yung pangalan nyo. Example nyo, lagay nyo sa pangalan nyo. For example, Kuya Pao, Andaha, ay madaming iniisip. Madaming binabalak. Ngunit, ang kalooban ni Yahweh ang mananaig. Amen, 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 amen. Ano ba? Ate Kiyangka. Ayan. Maraming iniisip. Maraming binabalak. Ngunit, ang kalooban ni Yahweh ang mananaig. Amen. Alam nyo, lalo na pag magpamagsuserve ka, dapat hindi ka pabago-bago. Amen. Ang purpose ng Panginoon hindi nagbabago, dapat yun pa rin ang masunod. Amen. At meron po akong tatlong stage po na babagitin ko po sa inyo. Siyempre, from the first stage hanggang sa lumalim na lumalim po tayo sa araw na to. Okay? Amen. Sino excited marinig ang word ng Panginoon? Okay. Let's all pray. Pray muna tayo. Nakalimutan ko mag-pray. Pray. Let's all pray. Let's bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you, Lord God, sa araw na to. And we want to know your purpose sa buhay po namin, Panginoon. May this word, Panginoon, help us to know, to trust you, Lord God, fully and truly, Panginoon. Maraming pong salamat po ang aming sambot na langin. In Jesus' name we pray, amen and amen. Number one stage po. Tandaan po natin to. His purpose are more important than your plans. Ang purpose po ni Lord ay mas importante sa mga plano mo. Let me put this way, okay. God's purpose are more important than your plan.
Amen? Dapat po nating ma-realize po na ito, kung gusto mo mag-serve sa Panginoon, dapat alam mo yung plano mo. Dapat di nagbabago. Eh, nagbabago nga yung plano po natin eh. Pero ang purpose ng Panginoon sa buhay niyo, hindi po nagbabago yan. Plan changes or plans change. God's purpose is more important than our plans. Amen. Dapat po tumatakpo sa isip po natin yan. Your plan can change, but His purpose is unchangeable. Pwedeng magbago ang plano po natin. Kaya nga may plan B ka, di ba? Kaya nga may plan C, may plan D. Tayo, di ba? Pero ang purpose ng Panginoon po sa buhay po natin, it will never change. Listen to this carefully, light of blaze. Ang plano mo pabago-bago. But ang plano at ang purpose ng Panginoon hindi nagbabago, hindi pabago-bago, at kailanman hindi po nagbabago. At ito ang masusunod pa rin sa buhay po natin. Amen. Gusto ko pong i-lay down po itong foundation na ito bago po tayo lumayan-lumalim. Dapat po kasi alam po natin ang purpose po natin kung bakit po tayo nagsiserve. Kung bakit po tayo nagsichurch. Diba? Amen? And this kind of statement po is the reason why you and I can fully trust the Lord, and that is why we can truly trust Him. Kasi hindi siya nagbabago sa bawat buhay ng bawat isa. Amen. Palapan mo natin ang Panginoon. Mga iba nakakatulog na. No? Praise God. Praise God. Binabati ko pala yung light group ko. Pero isang sigaw nga dyan. Wala. Praise God. Oh, ano ka lang kayo. Tiyatangin ko lang yung antok ng iba. Praise God. Yan. He remained the same today, yesterday, tomorrow, and forever. Amen. Lahat po tayo maraming plano. Tama ba? May plano ka sa school. Sino mga estudyante? Taas ang kamay. May plano sa school. Planong mag-graduate, syempre. At mag-jowa. Hindi, biro lang, biro lang. Okay, may mga plano po tayo sa school. May mga plano po tayo sa ministry. Sa finance po natin. Sa business po natin. May mga plano po tayo dyan. Amen. Pero ang huli pa din, ang masusunod kundi ang Panginoon. May mga question tayo sometimes, Lord, paano ba yung pag-aaral ko, Lord? Paano ba yung pamilya ko, Lord, kung hindi gusto din itong plano ko? Paano yung future ko, Lord? Diba? That is why we need to hold on sa purpose ng Panginoon. Amen? Kasi di po nagbabago ang purpose ng Panginoon. Iuulit-ulit ko po ito talaga sa inyo kasi talagang hindi po nagbabago ang purpose ng Panginoon. Gusto pong tumatakpo sa isip po ng bawat isa that His purpose never changes. Amen? Basahin nga natin ulit, Proverbs 19:21, para tumatak lang sa puso natin. Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. Importante po ito sa buhay po ng bawat isa. Sino niniwala? Taas ang kamay. Doon po tayo sa purpose ng Panginoon. Yun po ang mas importante. Amen? Sa totoo lang po, to be honest po, maging prank nga po ako sa inyo. Pag hinanap niyo po yung importante sa iyo, sa Bible, lahat po walang kwenta. Amen? Importante sa iyo pera? Tinan mo sa Bible, walang kwenta. Importante sa iyo ministry? Tinan mo sa Bible, walang kwenta. Tinan mo yung yaman mo? Yung importante sa iyo yaman, importante sa iyo yung kotse mo, yung power, possession, position, popularity, tingnan mo sa Bible, walang kwenta yan. Ang pinaka-importante yung purpose sa'yo ng Panginoon. Amen? Akala mo importante yung mga yon? Hindi po importante, hindi po masama. Okay, na magkaroon tayo ng pera. Hindi po masama na magkaroon tayo ng ministry. Na magkaroon tayo ng power, position. Hindi po masama. Pero ang pinaka-importante is ang purpose ng Panginoon sa'yo. Amen? That is the main thing. First thing first, know Him and know His purpose. Amen? Talabas yan dyan. Know Him and know Him, His purpose. Very simple. Tama po ba? Simple lang. Kailanin mo ang Panginoon at alamin mo yung purpose niya. Amen. That is the main important thing in life. Seek first the kingdom of heaven, of God pala. Seek first the kingdom of God
and all not important things shall follow. Amen? Amen. Dapat po alam niyo po yung purpose kung bakit ka nagsiserve sa Panginoon. Kasi kung di mo alam yung purpose mo, mapapagod ka lang. Doon lang magkakaroon ng meaning ang pag-serve mo pag alam mo ang purpose mo. Bakit ka nagsiserve? Dahil mong naisip, dahil mong plano, dahil mong gustong gawin. Pero ito sabihin ko, again, Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Amen? Kabasado nyo na ba? Hindi pa. Kunti pa. Okay, makinig po tayo. The moment we live our lives like we are smarter than God, believe it or not po, yun ang simula ng pagbagsak mo. Minsan akala mo mas magaling ka sa Panginoon. Maniwala po tayo, nagkakamali po tayo. Amen? Nakakawindang po sa buhay. Magkakawindang-windang po ang buhay po natin pag ganun po tayo mag-isip. Na mas magaling tayo sa Panginoon. Di ba? Hindi ka po lalapit sa Panginoon para sabihin mo, Lord, ito yung plano ko, ha? Lord, ilalatag ko yung plano ko, dapat ito sundin mo. Dapat 20 years old, may jowa na ako. Dapat next year, may bago akong cellphone. 22, dapat manager na ako. 17, dapat may boyfriend ako. Nakalatag, Lord, ito dapat sundin mo. Hindi po ganun ang sagwa. Dami mo sagwa. Oo po. Light the blaze. May, tama po, may plano po tayo. Pero ang purpose pa din ng Panginoon sa buhay mo ang masusunod. Amen. Pagsabi nga sa tabi mo, tatlo ang katabi mo, sabi mo, tatlo ah, harap kayong tatlo, sabi mo, God's purpose ang masusunod. Ah, bulong-bulong talaga, no? Bago mag-serve, we must know God's purpose sa buhay po ng bawat isa. Kaya ko ito sinasabi kasi importante po talagang malaman po ng bawat isa ito sa buhay po natin. Again, sabay-sabay po tayo. Proverbs 19:21. 1, 2, 3, go. Many are the plans in a person's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. Amen. What is your purpose? Ayan. Konting hapewan po natin. Ano ang purpose mo? 1 Peter 4:10 to 11. Sabi diyan, basahin po natin. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. As faithful steward of God's grace, its various form. Verse 11. Sabay-sabay po tayo. Medyo mahaba, kaya sabay-sabay po tayo. Okay. 1, 2, 3, go. If anyone speaks, go. Very word of the Lord, of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. So that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be glory and the power forever and ever. Amen. Yung gift po natin, tinanggap sa Panginoon, na binigay ng Panginoon, gamitin po natin yan. Amen? Okay yan, maganda yan. Sa media, magaling ka. Social media, TikTok, sino magaling mag-TikTok dito? Paggamit mo sa Panginoon. Magaling sumayaw, paggamit mo sa Panginoon. May kilala ko magaling sumayaw, si John Roy, magaling sumayaw yan, ipaggamit mo sa Panginoon. Si Carlos, magaling kumanta, mag-gitara, ipaggamit mo sa Panginoon. Amen? Praise God. Amen. Kung magaling ka, ipagamit mo sa Panginoon. Amen. Kailangan na ng praise and worship kayo. Praise God. Hallelujah. Open po ang praise and worship. Ano po kayo? Audition po kayo. Okay? Ano pa? Kumakanta ka? Sino kumakanta? Sa banyo. Sa banyo. Sa banyo. Madalas tayo tinatagpo ng Panginoon sa banyo pag kumakanta ka ng worship eh. Diba? Ipagamit sa Lord. Amen? Ipagamit sa Lord. Magaling ka sa arts, pagamit mo sa Lord. Magaling ka sa, saan ba ba? Mga tuwiran, huwag mo pagamit sa Lord yan. Magaling sa mat, pwede. Yun po. Number one, ano yun? His purpose are more important than our plan. Number two, malapit na ako matapos, praise God. Your purpose is bigger than your passion. Medyo magulo to, no? Your purpose is bigger than your passion.
Lagi po nating isipin ito. Ano man po ang mangyari, never ever follow your passion. Follow your purpose at susunod ang passion. I mean, not all the time po passionate ka. Not all the time passionate ka mag-serve. Not all the time nag-aapoy ka. Totoo ba? Pero ang tanong, di ba? Dahil may purpose ka, at alam mo yung purpose mo, kung bakit ka naglilingkod, mag-serve ka whatever it takes. Pagod ka? Serve ka. Wala kang passion? Mag-serve ka. Alam mo yung purpose mo eh. Amen? Umiiyak ka every night? Serve ka. Kasi alam mo yung purpose mo. May problema ka? Mag-serve ka. Because you know your purpose. Wala kang pambayad ng bahay, ng renta? Mag-serve ka sa Panginoon. Depressed ka? May anxiety ka? Kung ano-ano pinagsasabi sa'yo ng kapwa mong Kristiyano? Serve ka. Alam mo yung purpose mo eh. Tingin mo, di ka napapansin? Serve ka. Serve ka sa Panginoon. Kasi you know your purpose. Alam mo yan, yung mga usher po natin, they can still smile kahit ang init sa labas. Di ba? Passionate eh. Welcome po. Light, sa light of bliss, welcome po. Kahit mainit. Misan nawawala yung passion pag mainit eh. Pero if you know your purpose in life, susunod po ang passion po natin. Amen? Dapat alam po natin kung kanino po tayo nagsiserve. O pat kung para kanino mo ginagawa. Nag-church ka, umuulan, yung kanina may kilala ko basang-basa ng ulan, mula kasi kayo na umaga, nag-serve pa din. Kasi alam niya yung purpose niya sa buhay. Alam niya yung purpose na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Si Lord nga eh, eto ah, ang purpose po ng Panginoon is to save you and me. Amen? Ang Panginoon is sinend siya sa from heaven to earth not to be served but to serve. Amen? That is His purpose. Kaya nga, di ba sabi dito, sa Matthew 20:28, basahin po natin. Just as the Son of Man did not come to be served but to serve and to give His life as a ransom for many. Yung many po yan, kasama ka dyan. Amen. Purpose niya is to save us. Totoo lang, para sa akin, is not coming from out of His passion. Galing po yan sa purpose ng Panginoon bakit siya bumaba sa mundo para isave ka at sumunod na ang passion niya. Amen. Ito, basahin natin para medyo tayo, medyo Christian ang dating natin. Sabi sa Luke 22:42, sabi diyan, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but your will be done. Walang kapasyon-passion si Lord dito. Lord, alisin mo to. Kung pwede lang, alisin mo na lang to sa akin. I-offer ko yung buhay ko sa iyo para kapalit nitong mga to. Lord, mamamatay ako, masasaktan ako. Sabi ng Panginoon, kung pwede lang, Lord, alisin mo na sa akin to. Pero sabi niya, let your will be done pa rin, sabi ni Jesus Christ. Diba? Yun yung purpose ng Panginoon eh. Si Lord, umaayaw sa, Lord, ayoko na ito, mahirap to, Lord. Sabi ni Jesus, ano ba ito, masaktan ako. Hindi, sabi ni Lord, this is your will, this is your purpose, gagawin ko. Ito ko yung gusto ko pong sabihin sa bawat isa. Not all the time po, passionate po tayo sa mga ginagawa natin. Dapat yung purpose mo, kung bakit ka nagserve, kung bakit ka nagsa-church, dapat yan tuloy-tuloy. Amen? Praise God? Amen? Palapan mo natin, Panginoon. Eto matindi. Kahit labag po, minsan sa atin ang mag-church every Sunday o mag-serve. Dapat po alam mo ang purpose mo kung bakit ka nasa church. Kung bakit ka nasa serve, you will still go sa church to praise God. Amen?
Ano bang dahilan nung mag-serve? Anong dahilan nung mag-serve? Pakitanong nga lang katabi mo kung anong, kung bakit siya nagsiserve. Tanongin mo, bakit nagsiserve? Bakit ka nagka-church? Dahil doon sa crush mo? Bakit ba? Di ba? Ano bang dahilan mo? Bakit ka nagsiserve? Bakit ka nagmi-media? Bakit ka nagka-camera? Anong dahilan mo? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Are you just going to serve the Lord if everything is okay? Mag-serve ka lang ba sa Panginoon kung ang lahat ay umaayon sa alon ng buhay mo? Minsan ang alon, malaki yan. Amen. Minsan sa dagat, may storm dyan. Mag-serve ka ba kung mataas ang alon o gusto mo yung smooth lang? Smooth lang. Walang ulan. Let's serve. Walang kaguluhan sa church. Let's serve. Di ba? O mag-serve ka lang ba if you're happy? Para pag umiiyak ka na? Para pag sobrang sakit na? Mag-serve ka pa ba? Mag-church ka pa ba? Huh? Di ba? Eh, paano pag hindi ka na masaya? Mag-serve ka pa ba? Yung purpose po natin dapat hindi po nakadepende sa passion mo. Let at least makinig po tayo. Ang passion mo, nawawala yan. Pero ang purpose ng Panginoon po sa buhay niyo will never change. At he never, ever po mawawala. Amen? Huwag po tayong dumepende sa passion po natin. Let at least. Kasi ang usapan po dito, if kaya mo pa bang mag-serve o kaya mo pa bang mag-church kapag hindi ka na okay, kung nasa burnout season ka, crying season, trouble season, stormy season ng buhay mo, drought season, can you still serve the Lord? Kung malayo ang bahay mo si JM, grabe si JM, palapan natin si JM, galing pang Manila yun. Galing Maynila, grabe, nag-church. Next week, mag-church ulit yan. Never, wag. Yung distance po, yung distance natin. Si Kuya Pras mo galing Antipolo yan. Grabe. Si Josh Caloocan. Si Kiyanka, phase 5 galing yan. Para si Kiyanka. Si Janmar, malayo bahay niyan. Diyan lang ako sa de, grabe ang sacrifice ni John, iniwan ng pamilya just to serve the Lord. Amen. Alam niyo, tuwan-tuwa ako sa mga nagpo-full-time si Paolo Anda, palapakan si Paolo Anda. Grabe. Ang worship team, grabe, sacrifice yan every Saturday. 11 p.m. umuwi kagabi para lang i-glorify ang Panginoon ngayong araw na to. Amen. Praise God. Woo. You can still come to church kasi alam mo yung purpose mo. You cannot trust your passion. You need to trust the purpose of God in your life. Amen? Sabi ni Tony Robbins dito, activity without purpose is the drain of your life. Amen? Yung ginagawa mo, walang purpose. Madidrain ka lang. Madidrain ka, mauuhaw ka, mawawalan ka ng gana kung ano man ang ginagawa mo. Pwedeng mag-gain ka ng konting respect sa ibang tao, pero hindi kasi yung ang tinitingnan ng Panginoon eh. Tama ba? Ang tanong, ano ba ang purpose mo? Bakit ka nag-church? Bakit ka nagsiserve? Mag-serve ka na lang din, light the blaze. Mag-church ka na lang din, lagyan mo na lang ng purpose. Amen. Tapos na ako. Bilis, no? Praise God. Number one, His purpose are more important than your plans. Number two, your purpose is bigger than your passion. At number three, third stage na po tayo, padalim tayo ng padalim. Basahin po natin in Luke 17, the Passion Translation. Medyo mahaba po, tulungan niyo po ako. Ayan. Verse 1. One day, Jesus
But great devastation will come to the guilt of betray others. Verse 2 ako po, it would be better for him to have heavy boulder tied around his neck and be hurled into deepest sea than the face of the punishment of betrayal. One of my dear ones, so be alert to your brother's condition. Verse 3 kayo po. 1, 2, 3, go. Number 4, no matter how many times in one day your brother sins against you and says, I'm sorry, I'm changing, forgive me, you need to forgive him each and every time. Verse 5 kayo po. Measure of faith. Lord, you must increase our measure of faith. Amen. Verse 6, Jesus responded, if you have been the smallest measure of faith. Ito yung tinatawag na ano to eh. Yung 1% of faith. Amen. It would be powerful enough to say this large tree, my faith will pull you up by the roots and throw you into the sea. And it will respond to your faith and obey you. Verse 7 to 8. Ito, maganda pag-usapan po natin to. Jesus continued. Ang layo ng pinag-usapan. Pero itong sabi ng Panginoon. After a servant has finished, pagtapos po ng servant, his work in the field or with the livestock, he doesn't immediately sit down to relax and eat. Sabi ni Jesus, no, hindi ganito. A true servant prepares the food for his master and makes sure his master is served his meal before he sits down to eat his own. Verse 9, does the servant expect to be thanked? Kailangan ka bang pasalamatan ng Panginoon, ng master mo, kasi nagsiservant ka? Hindi. So, verse 10, so learn this lesson. After doing all the commandment of you, simply say, we are mere servant, undeserving of special praise. For we are just what is expected us in fulfilling our duties. This kind of verse, minsan hindi po maganda sa pandinig po natin. Hindi tayo papansin tong verse na to. Sabi ng Panginoon, duty mo ang mag-serve. Huwag kang manghingi ng thankful sa ibang tao. Hindi ka papasalamatan ng master mo kasi duty mo ang mag-serve. Amen. Ito po yung medyo nakakapanibago sa verse na to. We all know that Jesus is so sweet. Jesus is lovable. Diba? Patient siya, caring. Pero this verse, para ang sungit ni Lord eh. Amen. Servant ka lang. Sabi ni Lord. Kakain muna ang master bago ka kumain. At di ka dapat pasalamatan ng master kasi duty mo yan. Sabi ni Lord dyan. Ibig pong sabihin ng Panginoon po dito, makinig po tayo. We should act like a servant, not like a master. Gusto lang pong nilawin ng Panginoon dito, we are all just a servant. Nagserve at yun lang ang title mo. Kung ikaw ay Christian. Pero kung titingnan po natin sa mga panahon po ngayon, pag mayaman ka, amen? Pag may title yung pangalan mo, kapag nagbibigay ka sa church, oh, may pinag-aralan ka, feeling mo dapat lahat sa'yo, katingala. Dapat, abat galain ako nito. Yaman ako eh. May alam ako eh. But God called us to be a servant with a purpose. Amen? Number 3, be a servant, not a master. Sino ba naman kasing ayaw ng VIP? Sino ba kasing sino bang may ayaw ng VIP treatment? Diba? Gusto mo ikaw yung pinapakinggan, gusto mo ikaw yung dapat masunod. Pero hindi eh.
If you want to serve God, tigilan po natin mag-compare sa iba. Mag-serve ka, mag-serve ka. Purpose mo yan eh. Huwag mo na isumbat yung mga binibigay mo sa simbahan. Tithes naman ako eh. Di ba? Bibigay naman ako. If you give the Lord, if you serve the Lord, ituon mo sa Panginoon. If you want to serve the God, if you want to give the Lord, straight to God. Alisin po natin yung title natin. Alisin natin yung pera natin. Alisin mo yung estado ng buhay mo. Isa lang. Be a servant ng Panginoon. Audience of one, lagi yan. Pinapaalala po sa praise and worship yan. Ni Tatay. Pastor Remy. Palapan natin yung praise and worship. Grabe yung praise and worship, ano? Hindi lang naman siya tumututog dito, eh. Totoo lang, di siya tumututog dyan para palakpakan po natin. Hindi. Hindi siya tumututog dito para magpasikat. They serve the Lord with a purpose. That purpose is to glorify God. At ito ay dapat ina-apply sa lahat ng ministry sa church. Amen. Praise God. Audience of one, sabi ni Pastor Emil, audience of one, wala kang ibang audience, kundi ang Panginoon. Wala kang ibang mapapangiti, kundi si Jesus. Kala nyo kinakantahan kayo ng worship? Hindi. Kala nyo kinakantahan kayo ng praise and worship team, ni Coach Franz? Hindi. Inaabot nila ang puso ng Panginoon. Amen. Lahat yan. Kasama sa media. Marshall. Every time na papasok, welcome po. Deserving one. Deserve God. At gusto nilang mapangiti ang Panginoon. Yung mga media po natin, hindi po napapansin. Tataas sila eh. Pero yung ginagawa po nila, na mag-online po, arami pong nakakaabot. Naabot po natin. Bakit is... Tuwan-tuwa ako sa mga media. They know their purpose. Amen. Alam po natin yan. Sabi po nga ni Pastor Meli, wala yan. Pastor ka, coach ka, wala. Sabi ito, Matthew 25:23. The Master said, "Well done, my good and faithful servant. This is the reward. You have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." Amen. Amen. Palpan natin, Panginoon. Sabi dyan, no? Hindi po sinasabi dyan na, "Well done, my good and faithful praise and worship." Hindi eh. Well done. Sabi ba dyan, "Well done, my good and faithful pastor"? Hindi. Evangelist? Hindi. Bishop? Hindi. Media? Hindi. Hindi siya sabi dyan, "Well done, my good and faithful Paolo Andaha." Hindi. Hindi po siya sabi dyan, "Well done, my good and faithful Marshall, usher, or life coach." Light coach. Sabi dyan, "Well done, good and faithful servant." Amen. Let's all stand up po sa Panginoon. Let us all serve the Lord with purpose. Amen. Amen. Dapat alam po natin kung bakit po natin ginagawa ito. Number one, to know Him. Number two, know His purpose. At kung para kanino mo ginagawa ito. Testimony lang po, ano? Ako lang po sa totoo lang, 3 weeks ago, ayaw ko na mag-serve. Totoo, Coach Pao, ayaw ko na mag-serve. Totoo lang, ha? Wala na yung passion ko, ganyan. Ayaw ka mag-preach ngayon, totoo lang, eh. Tanyo si Coach M.M. Nag-chat ako sa kanya, sabi mo, "Coach M, si Pastor Remy lang, gumagawa pa ako ng dahilan." Alam mo, iba't ibang komento sa paligid mo.
Ba't ibang, alam mo, sa kalulugar, di ba? Hindi mo alam sa kalulugar. Hindi ka magsalita, may magsasabi pa rin. Nagsalita ka, may sabi lalo sa'yo. Kakamera ka lang, nagagalit pa sa'yo. Di ba? Sabi ko, Lord, ayoko na mag-serve. Lord, ayoko na talaga. Kung ganito lang mababasa ko sa text, sa chat, oh my God! Sakit eh. Hindi ko kayo masahin itong iba, pero one thing lang ang pinala ng Panginoon sa akin. I just remember po yung nasa Singapore ako, 2019. No? I was dealing the same thing. Ayoko mag-serve. Hindi ko rin pala andun ako. Sabi ng Panginoon sa akin, Nak, do you remember ba? Naalala mo ba yung mga panahon na kinausap kita sa Singapore, sa SOT? During worship to, umiiyak ka. Naalala mo yun? Kinakanta mo yung miracle. Ha? Alam mo yung miracle? Katayin nyo ito, verse in worship team. Ayun. There is a miracle. When you believe, reach out your hands. Touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by Your grace. Forever Jesus reign. Tapos sinundan ng heart of a servant. Oh, lalo kong umiyak. Sabi dun, my Jesus, my Lord. Wherever you go, wanna be by your side. No longer batas, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my way. Let your will be done. Make me serve. My heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Nak, sabi ng Nak, naalala mo yun, remember mo yun, sabi sa akin ni Jesus. Sabi mo itong 50 years, remaining 50 years of your life, ibibigay mo yung best mo sa akin. Nak, nakadalawang taon ka pa lang, sabi sa akin ni Lord. Dalawang taon pa lang. Sabi ko, Lord, natandaan ko yun, Lord, pero ang sakit-sakit, Lord, eh. Alam mo, sabi ng Lord sa akin, remember, Nak, remember my purpose to your life, in your life. That is to serve me with all your heart. Alam mo, naiyak ako nun. Hallelujah. Can we just raise your hands to the Lord? We're going to worship the Lord sa mga oras ng Lord. Let's worship the Lord sa mga oras ng Lord. Let's be a servant. Hallelujah. My Jesus, my Lord, You're the love of my life. Wherever You go, wanna be by Your side. No longer I, but Christ living in me. Serving You for all eternity. My eyes set on You in this race that I run. No longer my way, let Your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow You. My Jesus, my Lord, You're the love of my life. Wherever You go, wanna be by Your side. No longer I, but Christ living in me.
cross, I'll follow you. Let's all recommit sa Panginoon, sa mga oras na to. Lord, I pray, God, let your purpose in our lives maging malinaw po ito sa amin, Panginoon. Is to love you, Lord. Is to serve you, God. Sa loob at labas ng simbahan, Panginoon, we will serve you, God. With all our heart, Lord God, it belongs to you, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Also, I just want to, if you are first timer online, if you're first timer po nandito, I want you to raise your hands to God. Kung first timer ka, walang sapilitan. First thing first, know God and know His purpose. I want you to raise your hand. Kung first timer ka, I want you to pray for you. Sabayan mo lang ako sa panalangin. Sabayan mo lang ako sa panalangin. Come on, if you're online, first timer ka, come on, raise your hands to Lord. I want you to sabayan mo sa panalangin sa mga oras na ito. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Dumalapit po ako sa inyo, Panginoon. Dumalapit po ako sa inyo, Panginoon. Humihingi po ng kapatawaran. Humihingi po ng kapatawaran. Sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Sa oras na ito. Sa oras na ito. Sa araw na ito. Sa araw na ito. Ikaw na po. Ikaw na po. Ang masunod sa aking buhay. Ang masunod sa aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoon. Bilang tagapagligtas. Bilang tagapagligtas. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ako na manalangin. Lord, sa lahat po, Lord God, nang tumanggap sa iyo sa mga oras, Lord, I pray and I declare, God, saksi po ang langit, Lord God. Saksi po ang iyong mga anghel, Panginoon, na tinanggap ka, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. At lahat po ng kalangitan nagsasaya sa mga oras na ito. Also po, sa oras na po ito, I just want to invite all the leaders to raise your hands sa Panginoon. Kung ikaw ay leader, minister ka, saan ka ba, media, marshal, bitawan mo muna yung ginagawa mo. I just want you to pray with me. Ano man ang ginagawa mo, please, bitawan mo muna. I just felt the Lord sa mga lugar sa lugar na ito. If you are a leader noon, if you are a servant noon, na alam mo yun, bigla kang nagkaroon ng nanlamig ka, I want you to raise your hands sa Panginoon. And I just felt the Lord, Holy Spirit, Lord God, be with us today. Come on, raise your hands, Lord. Come on, raise your hands, mga leaders. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sometimes, Lord God, nandideglect po namin ang mag-serve sa iyo, Lord. Minsan, Panginoon, mas inuuna po namin ang ibang bagay, Lord. But ngayon, God, I open my heart once again. Give us a heart of a servant. A heart that only longs for you, God. Patan niyo po yung mindset po namin ngayon, Lord. Ang mindset na to is to serve you, to know you more. And this mindset only serves sa isang audience, kundi ikaw, Panginoon. We will serve you, Lord, with all our mind. In any season, malungkot man kami, passionate man kami o hindi, we will serve you, God. Amen. Palapan natin, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, let's clap our hands sa Lord. Let's clap our hands sa God, yung pinamalakas na palakpak. Come on. Woo! Hallelujah! Isang mga sigaw na hallelujah! Hallelujah! Gusto nyo mag-celebrate sa Panginoon? Woohoo! Let's celebrate! Hallelujah! Praise God! Thank you for staying and worshiping with us, Light the Blazers. See you all again next week, and don't forget to follow our official main page at Light the Blaze, Make Hawaii. God bless us all and shine for Jesus.